Luke chapter number 15, beginning reading in verse number 8. Praise God. Luke chapter 15, beginning reading in verse number 8. Ang sabi po dito mga kapatid, in the King James Version, tapos basahin ko mamaya sa Tagalog, either what woman having 10 pieces of silver, if she lose one piece, doth not light a candle and sweep the house and seek diligently till she find it. And when she had found it, she called her friends and her neighbors together, saying, rejoice with me, for I have found the piece which I had lost. Sa Tagalog po, mga kapatid, Lucas, Kapitulo 15, versikulo 8 hanggang 9. Amen. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't magsisindi siya ng ilawan, wawalisin ang buong bahay, at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa ito'y kanyang makita? Kapag nakita niya ito, aanyayahin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, mangigsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko na ang nawawala kong salaping pilak. Let's close our eyes for a while and let's ask the blessings of the Lord for the reading of the Word of God. Lord Jesus, we thank you, Lord, for the wonderful morning, afternoon na ibinigay mo sa bawat isa sa akin. Dalangin ko, Panginoon, kumilos ka sa puso't isipan ng bawat isa sa amin, Lord. Tanggalin mo ang mga blockage, ang highways, Panginoon, na nakakahadlang sa iyong salita. Hayaan mo ang iyong salita, Panginoon, ay maghanap ng good ground na upang dumating ang panahon na ito ay tumubo sa aming puso't isipan, Panginoon, na maipamuhay namin ang bawat salitang aming naririnig at magbigay ito ng bunga. Hallelujah, O Lord, na siksikliglig at umaapaw. Hayaan mong mahalin ka namin, Panginoon. Panginoon, matuto kami sa iyong salita. Ibigin ka namin, Panginoon, ng buong puso't kaluluwa namin. Touch my clay lips, O God. I can't do anything without you. Cover me with your precious blood, O God. And every saints of the Lord shout amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. We love you. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You can now be seated. God bless you. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Time flies very fast. Napakabilis po ng oras, napakabilis ng panahon. It's already 11:30 sa Vancouver po, sa Canada. Pag nag-preach po ako mga kapatid, 3 hours, Pastor. Tama ba yung narinig ko kanina? Hey. Lalo na pag nakikita kong natutulog at walang response mga kapatid, lalo kong hinahabaan ang preaching kasi nanggigising po ako. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang tutulog-tulog. Napakaganda ng pagpupuri kanina, mga kapatid. Napakaganda. Habang tumatalon yung mga worship leader, habang nagpupuri po, nakikita ko from their heart, nakikita ko na ang kanilang puso ay bukas sa ating Panginoon. Ano po, ano yung ginagawa nila, mga kapatid? Ang ginagawa nila, yun po yung sinabi ni King Solomon, the wisest man in the book of Ecclesiastes, chapter 12. The Bible said, remember now thy creator in the days of thy youth. Alalahanin mo naman ang Diyos na iyong tagapagligtas sa panahon na malakas ka, sa panahon ng iyong kabataan. Church, hanggang kaya mong tumalon, tumalon ka sa Panginoon. Noon, hanggat kaya mong itaas ang iyong kamay, itaas mo. Hanggat kaya mong sumigaw, tumakbo, magpuri sa Panginoon, do it! Because time will come, evil days shall knock on your door when you cannot even lift your hands, where you cannot even shout unto the Lord. Woo! Praise God! Ang title ng aking pakadadalin sa inyo sa oras na ito ay ang pinapamagatan kong ang kahalagahan ng bagay na nawala. Yan. Bagay na nawala. Minsan sa buhay natin, mga kapatid, may tinatawag na nawawala. Pag nawala ang cellphone mo, madali lang. Meron naman akong GPS tracker, i-ring mo nga yung cellphone na yan kung nasaan na napunta yan. Hindi titigil yun magri-ring, di ba? Okay lang yan, mawala. Sabi ko nga sa aking sister wife, nawawala sa lamig ko. Pakiring mo nga. So may mga bagay na ang hirap kontrolin. May mga bagay na okay lang mawala.
Praise God. Pero may mga bagay na hindi ka makamove on dahil nawala. Amen. Mukhang may tinamaan ako dito, Pastor. Yung may mga may boyfriend, may girlfriend yan. Sometimes hindi. You know what? Sa mga young people, samantalahin ko na, Pastor, ha? Kasi ang daming young people, narinig ko kanina may naghahanap at may hinahanap niya. Tip sa mga young people. Pakinggan nyo ito, mga kapatid. Tried and proven to. Sa mga young people na naghahanap, huwag kayong maghanap sa Taytay Market. Huwag kayong maghanap sa SM Mall. Alam nyo kung saan magandang maghanap ng kapartner? Yung nandito sa altar. The one that always praise the Lord, kneels the Lord. They are the good qualification of husband and wife. The altar. Kapag nakita nyo po sila sa altar, mga kapatid, there you go. Siya na nga. But of course, you have to pray for it. So sa ating pong binasa, in the book of Luke chapter 15, bilisan ko na po ng konti, mga kapatid. Meron po mga bagay na nawawala na diniscuss po dito ang ating Panginoong Jesus. May example po doon, the lost sheep, yung nawawalang tupa, ang nawawalang anak, the prodigal son, at ang lost coin. Ang pagkawala, sometimes, ay hindi natin maiiwasan. Sometimes, okay lang. Sometimes, masakit. Lalo na kung ang nawala ay mahal mo sa buhay. Sabi nga ng mother ko, nandito yung mother ko ngayon, naalala ko, high school pa lang ako, palagi niya sinasabi, the things you left undone will give you a bit of heartache at the setting of the sun. Makata ang nanay ko, mga kapatid. Ibig sabihin nun sa Tagalog pa, ang bagay na hindi mo ginawa, iyon ang magbibigay sa iyo ng sakit kapag lumubog na ang araw. Kaya po yung mga mahal niyo sa buhay, mahalin niyo na sila. Huwag yung pagsikapang patayin. Mahalin niyo sila habang nabubuhay sila. Paglingkuran niyo sila habang nabubuhay. Ibigay niyo yung pinaka-the best niyo sapagkat they are only temporal. Mawawala at mawawala yan sa tabi mo. Subalit kung ibinigay mo, ibinuhos mo ang buo mong pagmamahal, wala kang regrets. Pag nawala yan, mga kapatid, kunin man ang ating Panginoon. They are in good hands with God. Wala kang burden na dala. Kaya po, yung katabi mo, kung asawa mo man yan, kung kapatid mo, sabi mo, I love you so much. Sige, sabihin mo. Huwag lang pa. Baka mamaya, hindi mo pa. Baka mamaya, nililigawan mo pa lang. Delikado tayo nito. Nako, main trouble ako dito. Praise God. Sometimes, you know, sa relation natin, Pastor, paarte-arte pa tayo. Na, ayoko yan, titiisin ko yan, hindi ko talaga mahal yan, pero mahal naman. Sayang yung oras. Sayang yung time. Because this life is only temporal. Wala pong pangako kung buhay pa tayo after this preaching. Who knows? This is your last prayer meeting. That's why you need to give your best for the kingdom of God. You need to give your best, hallelujah, sa mga taong mahal mo sa buhay. Praise God. Amen. Ang babae po na ito na ating pinutukoy sa ating binasa kanina na nawalan po ng coins, according sa mga scholars, ang coins na ito symbolizes po ng isang taong kita. Okay lang kung isang araw na kita. Magkano ba ang minimum na dito, Pastor? Per day? 500 na? 500? Sometimes yung 500 natin, wala na rin value, di ba? Punta ka ng palengke. Nung umalis kami rito, Pastor, pag sinabing 500, pang medya noche, pang noche buena pa yon, may tira pa. Pero ngayon, 500, tatlong lollipop lang. Grabe, ang mahal. Pero ito pong babae na to, nung una pong panahon kasi sa Middle East, hindi po doon uso yung bangko. Walang bangko era doon, na mag-iimpok ka. Sabi niyo, mga kapatid, kung hindi niyo naintindihan yung Tagalog ko, medyo nalaliman kayo. Ayan, mag-impok. Mag-iimpok ka ng pera. So, ang ginagawa po ng mga trabahante doon, pag kumita sila, bumibili sila ng asset, ng properties. At ang nangyari po dito, ito pong babae, kinonvert niya doon sa coins. Itong coins na to, pilak ito, made up of sometimes silver. Yan, binibili niya. Ang equivalent noon, maraming pera yon. Kaya lang, siyempre, alangan, hawakan mo yung maraming pera. Iko-convert ko na lang sa isa. Kumbaga, bubuuin ko na lang. Yun, sa madaling sabi. Yung 1,000 mo na coins, buuin ko na lang isang papel. Ayan, nakaintindihan tayo yan.
Parang ganun, binuo. So sometimes, yung coins na yun, dahil napaka-importante, itatago niya yun siguro sa basin. O sometimes, ang ginagawa, kinikwintas nila. Para pag mayroong bibili na assets, mga properties, kuha lang ng coin. Pag nawala ang isang coin na yun, mga kapatid, according sa mga scholars, sa mga Bible scholars, para kang nawalan ng isang taon na kita. Sino rito ang nawalan ng trabaho for 1 week? Taas kamay. Walang kita for 1 week. Isang araw nga lang walang kita, mainit na ulo dyan. Pati yung pusa na walang kinalaman, wala akong trabaho. Isang araw pa lang yun. Diba? Gusto kong ramdamin natin kung ano yung naririnig nyo ngayon, mga kapatid. Minsan, isang buwan, wala tayong, wala akong trabaho. Jobless ako, pastor. Ang ulam sa bahay, gipit na gipit kami. Bagoong ang ulam, sausawon, lechon. Galit ka pa nun. Minsan naman po, mga kapatid, isang buwan kang walang trabaho. Okay lang yan, kung may pera ka pa natatabi, di ba? What if 2 months? 3 buwan kang walang trabaho. Sweetheart, mahal pa rin kita kahit wala kang trabaho. Niwala ako sa'yo. Paabuti mo ng 1 taong walang kita yan. Mahal mo pa yan? Kaya nga po, mga kapatid, sa mga young people, bago nyo sabihin, I do. I love you. Imaginin mo, mga kapatid, yung sasabihan mo ng I do, yung sasabihan mo ng I love you, don't get excited. Makakasama mo yan till death do us part, yung pagmumuka na yan. Kaya mo bang sabihin, I love you? Nagligawan ko, Sister Joanne, wala pa akong puting buhok, di ba, Pastor? Ngayon, di ko alam kung saan saan nagpuntahan yung mga itim. Naglabasin. Praise the Lord. Kami tatlo, magkaka-classmate kami yan. Sa mga, pagdating namin sa jeep, mga kapatid, Sister Joanne, sasabi niyan, mga kapatid, maririnig niyo na po ang pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Kampante kami ni Pastor Rod, ay, mga magpipreach si Sister Joanne, okay. Ayun pala, biglang magtatawag yan. Rod, it's your turn. What? Siya na magpipreach. Kaya pag may mga surprises na gano'n, handa na dapat kami ni Pastor Rod nun. Dahil kami magpipreach sa jeep. Amen. Mga kabataan pa namin yun, mga kapatid. Kaya nga po, may mga bagay tayong nawawala na sometimes okay lang. Ang ginawa po ng babae na ito, dahil napaka-importante sa kanya nung nawala na yun. Hindi natin alam, baka bigay sa kanya ng sweetheart niya yun. As a token, pagbalik ko, magpapakasal tayo, eto yung pera na paunang bayad, maghanda ka, ihanda mo yung mga damit, yung bibilin. We don't know. Wala sa Bible yun, mga kapatid. But, napaka-valuable nung coins na iyon para mawala. She cannot afford. Hindi niya kayang, mga kapatid, na maisip na mawala yun. Parang gumuho ang kanyang mundo sa pagkawala nun. Binigyan po ng writer sa Bible, binigyan po ng impact doon na nagsaya siya nung nakita. Bakit ganun kahalaga ang coins na nawala sa kanya? Amen. Napaka-valuable, napaka-very urgent na kinakailangan niyang walisin, kinakailangan niyang iangat ang kasangkapan, kinakailangan magbigay siya ng oras, magbigay siya ng panahon para makita yun. Ang sabi ni Pastor Rod, kinakailangan sometimes magpuyat para nakita ang bagay na nawawala. Napaka-importante siguro nun, Pastor. Kasi ba't ka, kung ang nawala sa iyo, panyo, ayam yan, bili tayo, punta tayo sa market, walang hanap-hanap dyan, ba't ako magpapagod? Di ba, mga kapatid? May nawawala po. Minsan po sa buhay natin bilang Kristiyano, bilang naglilingkod sa ating Panginoon, hindi natin makita ang ating hinahanap sapagkat iba po ang intensyon natin. Akala natin kasi pag naglingkod tayo sa ating Panginoon, ang buhay natin ay kagaya na magiging bed of roses na wala ng problema. Siguro pag naglingkod ako sa Panginoon, yayaman ako. Siguro pag naglingkod ako sa Panginoon, makabili ako ng magandang kotse, magandang bahay, makapunta ako ng ibang bansa. Siguro ganun ang style para maglingkod sa ating Panginoon. No, ma'am. No, sir. Sapagkat po pag naglingkod ka sa ating Panginoon, ang kayamanan, ang katanyagan, ang lahat ng mga material na blessing ay bubuntot na lang yan kung saan ka pupunta. Blessings after blessings.
blessings. When you enter into the city, blessings shall follow. When you come out of the city, blessings shall follow. Hallelujah. Tinatanong ating kapatid, blessings upon you, to this generation, to the thousands generation, to your children, to your family, blessings upon blessings. Hallelujah. Kakamtin mo ang pagpapala ng ating Panginoon if you are looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah. Si Abraham, ang pinakamayaman, we can say milyonaryo, pastor. Isa siya, milyonaryo ng panahon niya noon. Marami siyang cattle, marami siyang mga lupain, marami siyang mga kapatid na ipinagkaloob naman ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ang attitude ni Abraham, hindi niya inaangkin na kanya yun. Stewards lang siya. Nung kaya sometimes pag pinagpala tayo, di ba? Pag nakabili ka ng magandang sasakyan, magandang bahay, papapicture ka doon, tapos gaganyan ka. Look what the Lord has done. Ano bang pinagyayabang natin? Para bang akalain natin, atin ba yun? God can put anybody there to put that blessing, to have that blessing. Kung hindi ka marunong magpasalamat sa ating Panginoon, kukuha ang ating Panginoon ng pusong nagpapasalamat upang ang pagpapala ng langit ay ipagkaloob. God is looking for someone that give thanks. Ang tanong ng ating Panginoon, sampo ang aking pinagaling na kitongin, nasaan ang siyam? Until now, God is looking for a worshiper. Until now, God is looking for someone na magpupuri at magpapasalamat sa kanyang pangalan. Kapatid ko, kung handa ka na sa pagpapala ng ating Panginoon, hindi pa man dumarating ang pagpapala, dapat handa ka nang magpasalamat kahit hindi mo ba kinukuha ang pagpapala na iyan, sapagkat darating ang time, hindi mo na makakalimutan mo nang magpasalamat sa ating Panginoon. Opening of 2023, I apologize, Pastor, sapagkat ang schedule sana ni Pastor Rod, New Year dito ako. Praise God. Kaya lang naging second week. Amen. But still, New Year pa rin. Nasa January pa rin, Pastor. Opening of this 2023, ang ganda ng team niyo, Thanksgiving. Magpapasalamat. Bakit kinakailang magpasalamat? Alam niyo bang sometimes pag nalunod ka sa pagpapala ng ating Panginoon, nakakalimutan mo na magpasalamat? Naalala ko yung aking anak, si Brother EJ. Ito na po siya, binata na siya. Dati, ganyan pa lang niyang bata na makulit, maliit. Sinasama ko po sa lahat ng gawain niya, no exemption. Umulat, bumagyo, ayos lang. May tricycle ako noon, ilalagay ko sa front si Brother EJ, a-attend kami ng prayer meeting. Not only prayer meeting, overnight prayer meeting. Ibig sabihin, alas 12, alauna ng gabi matatapos. Guess what? Bumabagyo, bumabaha. Doon sa Karangalan, Pastor, naalala mo yun? Doon sa Karangalan, alam mo nyo naman, pag pumatak lang ng konti ang ulan sa Karangalan, kung hindi ka marunong lumangoy, lunod ka doon. Imagine mo, Pastor, ang tricycle ko, bit-bit ko si Brother EJ, Sister Joanne. Naputol yung kadena. Kasi yung tricycle na ginagamit ko, yung inassemble pa ni Brother Fred, matanda pa sa akin. Oh, matanda pa sa akin yung tricycle. Nag-complain ba ako? Hindi. Naputol ang kadena, ang anak ko hinihika. Yung iba dito, Pastor, hindi mo na ako atin, umulan eh. Ano ka ba, asin? Natunaw ka, di ka na umatin. Pwede ba, Pastor? Okay lang. Matrouble talaga ako nito. Amen. Pastor, hindi mo na ako atin. Hinihika ang anak ko. Yung anak ko nga halos... Tuloy ang gawain. But sometimes, binibigyan lang natin ng reason, excuses ang ating sarili. Kung mahal mo ang Panginoon, uunahin mo ang Panginoon. Kung mahal mo ang Panginoon, tatanggalin mo ang mga schedule mo. Kung mahal mo ang Panginoon, walang hahadlang sa pagpunta mo sa gawain ng Panginoon. Kung mahal mo ang Panginoon, ibibigay mo ang pinaka-the best mo para sa Panginoon. That is the thing that God is looking. Love the Lord with all of your heart and lean not to your own understanding. In all your ways, acknowledge Him.
Pag hindi mo mahal ang Panginoon, patalong-talong ka rito, baliwala yan. Pag hindi mo mahal ang Panginoon, paiyak-iyak ka dito, baliwala yan. Pag punta mo ng langit at hindi mo kilala ang Panginoon at hindi mo ipinapamuhay ang kanyang salita at hindi mo mahal ang Panginoon, boring ang langit. By the way, lahat ba dito gustong pumunta ng langit? Baka mamaya may ayaw. Sigurado kayo mga kapatid? Okay, sure. One vote. Ang technique lamang po sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, mahalin mo ang Panginoon. Kaya nga may mga Bible study, may mga gawain na ganito, kasi gusto mong kilalanin ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Maaring bago ka pa lang dito, ngayon ka pa lang nakarinig ng salita na ito, hindi ka tinatry na i-convert para maging member. No, we're not doing that. Kaya ka nandito mga kapatid, dahil ipinapakilala sa iyo ang Diyos na nagbigay ng iyong hininga. Pastor, iba paniniwala ko. Makikinig lang ako. Walang problema. Tabi mo yung paniniwala mo, hindi natin pakialaman yan. Pero humihinga ka ba? Tumitibok ba puso mo? May dugo ba na dumadaloy diyan sa ugat mo? Kilala mo ba kung sino nagbigay niyan? Ang Panginoong Jesus. Ang Panginoon na pinaglilingkuran namin, siya lang naman ang ipapakilala namin sa inyo. The God of life, the God that gives the breath, the God that makes your heart pump, the God that makes, hallelujah, the blood flows into your veins. You want to know the God that we are serving. My people are perished because of lack of knowledge. Kilalanin mo ang Diyos na mahirapan kang maglingkod pag hindi mo talaga kilala, maniwala ka, 30 years, 40 years, hindi mo pa kilala ang Panginoon, hindi ka lalago. I'm telling you, konting pagsubok, ayoko na magsimba dyan. Pastor, hindi ako kinamayan. Si sister, hindi ako nginitian. I-pandemic ka kamay-kamay ka pa. Okay, malapit na, sister. Okay, so ganito yun, mga kapatid. Parang sa mag-asawa yan. Hindi mo pwedeng sabihin makita, love at first sight. Pakasal na tayo bukas kasi ikaw ang love at first sight ko. Huwag kayo maniwala doon. Kailangan, kilalanin nyo muna yung mapapangasawa nyo. Kasi darating ang time, baka magulat ka, may katabi kang humihilik. Ito ba pinakasalan ko? May katabi kang iba ang amoy ng paa. Sigurado pa? Ganun po yun, kilalanin nyo. Ganun din naman sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, kikilalanin po natin ang ating Panginoon para hindi tayo mahirap magmahal sa Panginoon na ating pinaglilingkuran. Okay, malapit na ako mga kapatid. Introduction pa lang yun. Kala nyo, nagbiro ako. Talagang introduction yun. Ang church po, mga kapatid, minsan may mga bagay sa buhay natin na nawawala, na napaka-importante. Jump na ako spiritually. Ano yun? Sa church naman, in a spiritual level. Ang salita ng ating Panginoon, kapag nawala po sa buhay mo, mga kapatid, napakahirap. Si King Josiah, in the book of 2 Kings, and even teachers in the book of 2 Chronicles, chapter 24. Basahin nyo na lamang po. Si King Josiah, at the age of 7, siya po ay naging hari ng Israel. Si King Josiah po, mga kapatid, gusto siyang patayin ng kanyang lola. Kasi ayaw siyang maging king. So, ang nangyari po, si King Josiah, meron po doong isang high priest by the name of Hilkiah, nakita po nila ang salita ng ating Panginoon, na-discover nila. Nung na-discover po nila ang salita ng ating Panginoon, ito pong si Shaphan, na isa po sa mga iskriba, nagtatranslate ng salita ng ating Panginoon, dinala niya po ito sa hari. At nung makita po ito ng hari, pinunit niya ang kanyang cloth. Bakit? Sapagkat nawala ng matagal ang salita ng ating Panginoon sa mga Israelites. Guess what? Kapag wala kang salita ng ating Panginoon, ruin ang buhay mo.
Kahit anong gawin mong magandang desisyon, aling anumang klaseng pagsisikap ang gawin mo, kapag nawala ang salita ng Panginoon sa buhay mo, baliwala ang lahat ng pinaghirapan mo, kapatid ko. Hindi mo masasabing tagumpay ang isang bagay kapag wala ang salita ng ating Panginoon. In the book of Jeremiah chapter 5, hinalintulad roon sa apoy ang salita ng ating Panginoon. Therefore, thus saith the Lord, the God of hosts, because you have spoken this word, behold, I am making my word in your mouth fire, and this people wood. Ang salita po ng ating Panginoon, mga kapatid, is like a two-edged sword in the book of Hebrews chapter 4. Tumatagos po sa ating mga buto, sa ating mga laman, even into the asunder of our soul. Tumatagos po ang salita ng ating Panginoon. Ang salita ng ating Panginoon ay kagaya ng isang martilyo. Sometimes masakit, pero namnamin mo lang. Huwag kayong magsuot ng shield. Kapag pumasok kayo sa church na ito, mga kapatid, at narinig nyo ang salita ng ating Panginoon na sometimes, si pastor talaga, pinatamaan ako niyan eh. Di ba may mga ganun? Ako na naman ang subject ni pastor. Oh. No. Huwag kayong magsuot ng shield. Minsan yung iba, oy, si pastor nangangaral, ikaw yata yun eh, buhay mo yun eh. Di ba may mga ganun, mga kapatid? Pag narinig nyo ang pangangaral sa salita ng ating Panginoon at pakiramdam nyo kayo ang pinatatamaan at pakiramdam nyo nasasaktan kayo at pakiramdam nyo parang nasa inyo na ang spotlight, ibig sabihin nun, buhay ka pa. Ibig sabihin nun, nakikipag-usap sa'yo ang Panginoon. Ibig sabihin nun, concerned sa'yo si Lord. Ibig sabihin nun, gusto kang lumago ng Panginoon sapagkat ang Panginoon, hallelujah, mas gusto niya na ikaw ay lumalago sa espiritual kaysa lumalago sa material na bagay. Balikan ko si Abraham. Si Abraham, milyonaryo. Alam niyo ba kung bakit na-handle ni Abraham ng maayos ang kanyang multi-million account? Sapagkat between Abraham and his riches is the altar. Sa kalagitnaan ng katanyagan ng kayamanan ni Abraham, nandoon po yung altar. Ang ibig sabihin nun, kung ako'y pinagpala ng ating Panginoon, ibabalik ko ang pagpapala mo, Panginoon. Kung ako'y binigyan ng kalakasan ng ating Panginoon, ibabalik ko ang kalakasan sa Panginoon. Hindi ko ito kukunin, hindi ko ito aakuin, but ibibigay ko sa Panginoon. Kala minsan natin tayo naglingkod sa Panginoon eh. Kala natin tayo naglingkod. Sa totoo lang, hindi. Ang Panginoon ang naglilingkod sa atin. Sino may mga trabaho dito? Taas kamay. Sino sweldohan ba kayo sa trabaho nyo? May sweldo. Siguraduhin nyo may sweldo kayo. Bakit kayo sinweldohan? Kasi may nagawa kayong trabaho. Ang trabaho mo, kunyari, ilipat ito dito, yun lang gagawin mo, sweldo mo. Yung lakas na ginagamit mo, galing yun sa hininga mo. Alam nga niya, mag-hire ka ng patay. Mag-hire ka nga ng mga patay at sila ang pasweldo. Wala pong magagawang product ang patay unless na may pasugalan ka. Kuha kayong mga patay dito, pasugal tayo. Di ba? That is the reason why in the book of Psalms, ang sabi po doon, the dead cannot praise the Lord. Ulitin ko. Maganda to. The dead cannot praise the Lord. Kaya ang katabi nyo, pag hindi marunong magpuri, tanong mo, buhay ka ba? Buhay ka pa? Kapatid, huwag mo ipagmalaki yung hininga mo. Sapagkat hindi mo alam, baka ang susunod na hininga mo ay hindi napahintulutan ng Panginoon. Huwag mo ipagmalaki ang lakas mo. Baka hindi mo alam, ang susunod na tibok ng puso mo, hindi napahintulutan ng Panginoon. Huwag mong ipagmalaki ang kalakasan mo ngayon. Baka hindi na pahintulutan ng Panginoon. That is the reason why you still can give unto the Lord what is due for God. Do not withhold it. Give unto the Lord. Huwag mong hayaan na mawala sa iyo yan. Fast forward, the word of the Lord ay para po iyang ilaw
navigation. Kapag nawawala ka, huwag kang humingi ng encouragement kay sister o kay brother. Konsultahin mo ang salita ng Panginoon. Ang lahat ng ginagawa mo must be according to the principle of the Word of God. Huwag kang maniwala sa sabi-sabi. Maniwala ka sa salita ng Panginoon sapagkat ito ang iyong navigation, ito ang iyong ilaw, kapatid ko. Ito ang iyong salamin. Oh. Kapag po, huwag niyong pababayaan na mawala ang salita ng Panginoon. In this year 2023, huwag kayong papayag. Alam niyo kung meron kayong gustong maging kaibigan, yung circle of friends, siguro din niyo yung kaibigan niyo, yung palaging nasa altar. Huwag yung mahilig ka, ano yan? Pastor, tawag dito, Marites. Sino mahilig mag-Marites? Yung tatlo magkaibigan, alala mo yung pastor? Oh, total, tayo naman magkaibigan. Magsabihan na tayo ng sikreto. O sige ikaw, anong sikreto mo? Nagkaroon ako ng relasyon sa asawa nung isang ganito, ganyan. Kamingay ha, secret lang. O sige. Sabi naman ng isa, ikaw, anong sikreto mo? Nagnakaw ako eh. Ninakaw ko yung kalabaw ni ganito, hindi niya alam. Pangatlong kaibigan, ikaw, anong sikreto mo? Eh, wag na. Eh, nagsabi kami ng sikreto namin, ikaw, anong sikreto mo? Wag na. Hirap naman kasi. Sabihin mo na kung anong sikreto mo. Ang sikreto pala ng pangatlong kaibigan, hindi mapakali hanggat hindi nakakapag-chismis. Kaya po, mag-ingat kayo sa mga kaibigan nyo, sa magiging kasama nyo. Sa halip na mag-chismisan kayo, ang pag-chismisan nyo ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Share the Word of God to the people. Mag-share po tayo ng salita ng ating Panginoon. Praise God. At ang isa pong bagay na mahirap po na mawala sa atin, ang tinatawag na holiness. Yan. Parang gusto ko ng laktawan to, Pastor. Ah. Marami yata ako masagasaan. Anyways, dalhin ko na lang. Holiness, mga kapatid. Pag sinabi pong holiness, it's not only pertained to dress. Pastor, baka may bawal sa inyo yan. Kailangan, maganito suot ko. Ganito, mahaba. Ganito, ganyan. Ayoko nang umatin dyan kasi hindi man ako nagsusuot ng palda. Ang suot ko lang, ganito. Sa mga bisita, huwag po kayong malungkot. Kasi ang holiness, mga kapatid, is a result. Hindi ka magiging holiness, wala kang holiness, kung wala kang Holy Ghost. Ang nagbibigay, ang nagpapakabal. Hindi po tayo na, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo kapag banal na ako. No! Bago tayo makapalified na maglingkod sa ating Panginoon, nung hindi pa tayo banal, nung makasalanan pa tayo, Christ died for us while we were yet sinners. Nung ako'y makasalanan pa, namatay at minahal ako ng Panginoon, how much more now na naglilingkod ako sa ating Panginoon? Hallelujah! Ang kabanalan po, mga kapatid, ay resulta yan kung anong tinanggap mo sapagkat ang holiness is the attribute of the Holy Ghost. Holiness is the attribute of God. Kapag tinanggap mo ang banal na Espiritu ng ating Panginoon, hindi ka mahihirapang sumunod sa holiness. Magiging lifestyle mo ang kabanalan sapagkat mas gusto mong sumunod sa ating Panginoon kaysa i-compare mo ang sarili mo. Maraming ganun, mga kapatid, pagpasok sa church ay ang haba ng buhok nila, ay, ang ganito ang mga suot nila, parang hindi ako bagay dyan, ayoko na, di na ako attend. Kawawa naman, mga kapatid, hindi man lang nakilala ang Panginoong Jesus, tinaboy nyo na, pagpasok pa lang kasi sa pinto, ay, ba't ganyan suot mo, may code rito. Tapos, pag may pumasok na bago, kung makatingin ka, grabe. Kaya nga pumunta yun, broken yun eh. Kaya nga pumunta yun, nangangailangan yun. Pagdating sa pinto, i-judge mo.
Gaano ka ba dati? We are nothing here. Wala po ditong mataas. Ang bawat isa sa atin ay makasalanan. Natagpuan tayo ng ating Panginoon na wasak. I thank God because God took me from the miry clay and set my feet on the solid ground to stay. Ang bawat isa sa amin ay bunga ng kasalanan. Subalit salamat sa dakila at mapagpalang kamay ng ating Panginoon na tinawag niya ako, tinawag niya ang bawat isa sa atin. Without holiness, you cannot please, you cannot see God. Unti-unti po ang growth ng kabanalan. Basahin mo sa salita ng Panginoon, ay, ayaw pala ni Lord ng ganito. So, anong decision mo? Huwag mong sabihin ayaw ni pastor o ayaw ni brother o ayaw ni sister. Kaya mo ginagawa yon just to make the record straight, mga kapatid. Ang holiness ay pagpupuri po sa ating Panginoon. Kung iyan lang ang kaya mong ibigay sa Panginoon, so be it. Unti-unti, hayaan mong lalong lumalim ang pagmamahal mo sa ating Panginoon. Hindi ba pagmahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat, right? Yung hindi mo dati ugali, magiging babaguhin mo ang ugali mo dahil mahal mo, gusto mong i-please. Di ba, Sister Jo? Ang sabi doon, o pag-ibig na makapangyarihan. Yan. Anong sabi na? Hindi ko na alam kasunod. Pero yun, hahamakin, maging sibat, harangin ka man ng sibat. Di ba? Minsan hindi tayo makapagpigil, mahal na mahal natin eh. Ganun po ang kabanalan ng ating Panginoon. Kapag natutunan nating mahalin ang ating Panginoon, hindi ka dati nagsusuot ng ganito, magsuot na lang ako. Hindi ka dati ganito ang buhay mo, ganito na lang ang buhay ko. Why? Because I'm doing this because I love the Lord God. I want to please my God. Amen. Blessed is he who is pure in heart, for they shall see God. Alam niyo ba ang problema sa Sodom at Gomorrah? Si Sodom at Gomorrah, mga kapatid, ito po ang dalawang city na winasak ng Panginoon sa asupre, sa winasak ng ating Panginoon sa apoy. Alam niyo kung bakit? Dahil meron po doong representative na nagngangalang Lot and Mrs. Lot, ang buong pamilya niya. Ang problem, yung pamilya na yon na supposed to be representative ng ating Panginoon, hindi sila nagdala ng Biblia. Ano bagay, wala pang Bible noong time na yon. Ang ibig kong sabihin, wala silang salitaan ng ating Panginoon. Ganito yon. Sa tahanan nyo, sino pa dito ang kanilang pamilya ay hindi pa naliligtas? Taas kamay. Okay, okay, mahiya, mga kapatid. Sino rito na kayo lang ang naglilingkod? Yung mga kapatid nyo, mga nanay nyo, tatay nyo, hindi pa naglingkod. Ayan, kita nyo mga kapatid, iyang mga takataas ng kamay na yan, kayo ang representative ng ating Panginoon. Because the Bible said, I will bless you, I will save you and your household. For the next generation and a thousand generation, I will uphold you, I will bless you. Kung maglilingkod po tayo sa ating Panginoon, maging tapat kang representative ng ating Panginoon, ibahagi mo ang salita ng ating Panginoon, tanggapin man nila o hindi. Take note, tanggapin man nila o hindi. Why? Sapagkat pag ibinigay mo, ibinato mo ang salita ng ating Panginoon, hindi babalik sa ating Panginoon niya na walang resulta. Babalik sa ating Panginoon nang meron pong resulta. I'm telling you, you're not wasting your time, you're not wasting your energy when it comes to the Word of God. Okay, isang patotoo, may kapatirang kami mga kapatid. Sinera siya ni Brother Mar, nandoon sa train, sky train. Sinera ng Word of God, si Brother Mar, mahilig siyang father ng aking mahal na asawa. Mahilig mag-share ng Word of God yan kahit di niya kilala. Alam mo ba, may chismis ako sa'yo. Ayon sa Matthew chapter 25, ganito yan, ganito, in the last days, such and such, as and such. Hindi siya pinakinggan, sabi nung lalaki. Ang nangyari po, mga kapatid, one day, nag-ring ang kanyang cellphone. May tumawag. Ay, ikaw ba yung nag-share sa akin sa tren? Oo. Pwede ba kitang makausap? Pwede ka bang dumalaw? Oo. Pagdating pala doon, may cancer.
nangangailangan siya ng kagalingan, yun na lang ang kanyang last resort. Sa madaling sabi, pinatawag ako. Pumunta kami dalawa, pinag-pray namin. So, to make the long story short, gumaling siya, Pastor. Kilala mo yun. Gumaling siya. Amen. Nagkaroon siya ng karamdaman, pinagaling siya ng ating Panginoon. Then, on the process of time, naglingkod po siya sa ating Panginoon. Why? Sapagkat may nag-share sa kanya ng salita ng ating Panginoon. What if hindi niya narinig ang salita ng ating Panginoon? What if hindi ibinahagi ni Brother Mar ang salita ng ating Panginoon? Malamang 6 feet below the ground na yun. Kaya po mga kapatid, pag sinishirang ka ng salita ng ating Panginoon, huwag ka na magpasuplada o magpasuplado. Hayaan mo lang po, darating ang panahon, you're going to need the word of the Lord. Amen. At ang isa pa pong bagay na sometimes nawawala ay ang tinatawag na kasiyahan sa Panginoon. The joy of the Lord. Minsan, pag nanghihina tayo mga kapatid, alam mo kung bakit? Wala kang kasiyahan sa ating Panginoon. Pag dumating ang time na lupay-pay ka, daming problema, wala nang gana, ayaw ko nang mabuhay, ibig sabihin, kulang ka ng kasiyahan sa ating Panginoon. Ang sabi ng awit, the joy of the Lord is my strength. Ang kasiyahan sa aking Panginoon, iyan ang aking kalakasan. Alam niyo po ba mga kapatid, nung si Apostle Paul ay nakakulong po doon sa Philippians, doon po sa jail, ang sabi niya doon, rejoice in the Lord always. Wala siya sa Hawaii Beach. Wala siya sa Florida. Nakatanikala lamang siya, mabahong kulungan, nakaupo doon mga kapatid, and here he is. Nag-i-encourage, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Ba't ka magsasaya sa ating Panginoon? May problema ka eh. Naalala ko yung isang kapatiran sa amin. Ang pangalan niya is Sister Gemma. Meron po siyang stage 4 cancer. Ovarian cancer, right? Ano nangyari po? Pastor, ipag-pray niyo ako. Masyadong aggressive. Ang sabi ko, magpasalamat ka sa Panginoon. Magpasalamat. May cancer ako, magpasalamat. Di ba minsan, sometimes complicated. Sometimes iba ang way ng Panginoon sa ways natin. Magpasalamat? Eh may cancer nga ako. Magpasalamat sa cancer? Yes, magpasalamat ka. Ang ginawa niya mga kapatid, no choice siya. Taas niya kamay niya. Oh God, thank you Lord for the cancer. Pastor na to, ba't pagpasalam? Thank you Lord, malapit na akong mamatay. God. Thank you God, thank you God. Kaiiyak niya ng thank you mga kapatid, na-revive. Na-revive siya. Thank you nga eh, kasi nga eh, kaawa-awang, kaaba-abang kalagayan, di ba? Pagdating doon mga kapatid, nagpa-inspection na siya sa doktor. Kung yung doktor doon, Pastor Rod, Pilipino, kamot na. Kita yung mga Pinoy, pag hindi alam, palagi nangangati yung batok eh, no? Buti lang mga puti, walang kamot. Ano nangyari? Eh, ano na to eh, schedule na to for chemotherapy. Bakit? Tawagin mo nga yung pinakamagaling na doktor. Examine ulit yan. Hindi pa sila nasiyahan. Talagang wala eh. Ano bang ginawa mo? Anong kinain mo? Anong ininom mo? Talagang wala eh. Ano nangyari? Ang ginawa sa kanya, hindi pa nasatisfy. Sabi ng mga doktor, imumonitor ka namin for 2 years. Sigurado lalabas yan. 2 years. Totoo mga kapatid. 2 years siyang minonitor. Balik, 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 balik. Yung mga doktor, talagang walang makita. The best technology in Canada, ginamit na po nila yung lahat. MIR, lahat ng may R, ginamit na nila. Talagang ayaw. Hanggang. Ngayon po mga kapatid, Sister Gemma buhay, I believe it's already 7 years cancer-free. Why? Sapagkat nagpasalamat siya sa Panginoon in the middle of your trouble, in the middle of your despair, in the middle of your situation, all you need to do is rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice! Huwag kang papayag na kunin ng diablo ang kasiyahan na ibinigay sa'yo ng ating Panginoon, kapatid ko.
Huwag mong ilalapag ang iyong pagpupuri. If all you have is worship, damputin mo ang iyong gitara, damputin mo ang iyong pagpupuri. Magpuri ka sa ating Panginoon sa kalagitnaan ng karamdaman. Magpasalamat ka sa ating Panginoon sa kalagitnaan ng kawalan. Wala ka mang makain, thank you Lord. Wala ka mang trabaho, thank you Lord. Wala ka mang deteriorated man ang katawan mo, thank you Lord. Rejoice in the Lord always. Ha. Isa na lang po mga kapatid. This is a life testimony. May isang kapatiran doon by the name of Brother Celso. Nanonood po siguro ang kanyang anak. Ang kanya pong anak is parang military. Straight. Hindi po siya nakikipag-usap. Hindi siya nakikipag-fellowship pala. Yung tatay niya may dalang libretang maliit. Malapit na ako matapos. Ang sabi ko, sige nga, mag-Bible study tayo. Tignan ko kung tama ba yung sinasabi ng pastor na yan. May dala-dala akong Bible. So ang ginawa ko mga kapatid, sabi ko, Brad, ano yung hawak mo? Ah, libreta ko to. Ito lang pinaniniwalaan ko. Hindi yung Bible mo. Okay, fine. Gusto mo dyan tayo mag-umpisa sa pinaniniwalaan mo? Basa. Anong paborito mo dyan sa pinaniniwalaan mo? Basa siya. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Oh, hold on a second. Paliwanag ko sa iyo kung ano yung gusto mo. Hindi, naiintindihan ko to. Mas maganda kung papaliwanag ko pa. Dagdagan natin yung naiintindihan mo. O sige, paliwanag mo sa akin. Ang in-explain ko po mga kapatid, Our Father. Doon pa lang kami ha, doon pa lang. Ang ibig sabihin ng Our Father, hindi ito pinapakabisado ng ating Panginoon. Pinapagawa ito sa iyo. Ibig sabihin, bago ka lumapit sa ating Panginoon, yung the word Our Father, kilalanin mo na may nag-iisang Diyos. Kilalanin mo na siya lang ang nagbibigay ng pagpapala. Sa kanya nagmumula ang lahat ng pagpapala. Hallelujah. Blessed is he who come in the name of the Lord. Ang sabi doon, Our Father, ang ibig pong sabihin nun, i-acknowledge mo ang Panginoon. Because ang ating pong Panginoon ang nagbibigay for those who diligently seek Him. That is the definition of faith. He is the rewarder of him that diligently seek him. Kung meron kang pupurihin at pasasalamatan, isa lang ang sentro ng pagpupuri at pagpapasalamat mo. Jesus is the center of the show. Jesus is the center of the service. Jesus is the center of your life. Jesus is the center of this church. Jesus is the center of your breath. Jesus is the center of your being. Jesus is the center of your happiness. Jesus is the center of the show. That is why, nung nakita ko si Pastor Rod, nung tinayo niya itong simbahan, nakita ko agad ang Jesus. You know, I really admire sapagkat hindi Pastor Rod ang nakalagay. Hindi kung anuman pangalan. Ang itinataas niyo mga kapatid is the name above every other name. For there is only one name given under heaven whereby we must be saved. That in the name of Jesus, every knee shall bow down and every tongue confess that even the greatest demon on hell, they will bow down in that mighty name of Jesus. Church, I'm telling you, there is power in the name of Jesus. There is freedom in the name of Jesus. There is kikatala sakala. There is freedom. There is power. There is healing in the name of Jesus. I love the name of Jesus. The name of Jesus saves me. The name of Jesus heals me. The name of Jesus. Oh God. Oh, hallelujah. Oh, for the presence of the Lord is in this place. The joy of the Lord is my strength. We don't have, wala po tayong idea kung ano yung bit-bit niyong pangalan, kapatid ko. Okay, another testimony. Testimony din lang ako, Pastor. I was baptized in water, 1991. I was only 19 years old. Huwag niyo na i-calculate kung ilang edad ko. Binaptize po ako 7 o'clock in the evening of January 19, 1991, 7 o'clock. Sa drum. May kasama rin akong nabautismuhan. Mga kiti-kiti.
Alam nyo, kiti-kiti. Ibang generation na to, hindi nila maintindihan. Yung mga lamok. April 26, 12 midnight, I received the baptism of the Holy Ghost at Lucena City. And I start to speak in other tongues for 2 weeks. Dire-direcho, iba't ibang language. After a few months or a year, pumunta kami po sa province ng aking sister, ng aking cousin, doon po sa Auckland. Meron po doon isang bahay kubo na ang nakatira doon, ang sabi nila is, Auckland kasi, alam mo, mahilig sila sa mga folk story, yung tungkol sa mga aswang. Ayan, sino aswang dito? Taas kamay. Okay, good. Mga mukhang aswang. May babae po doon, matanda na. Palaging nakasarado yun. Totoong story po ito. Hindi ako into ito gawa-gawa. Nakasarado yung bahay. Ngayon, sabi ng dalawa kong cousin, huwag kang titingin dyan, ha? Kailangan kagat dila. Pagdadaan sa bukid. Sabi ng mga matatanda, di ba? Silang dalawa nakakagat dila. Ako, baptized na ako in water in Jesus' name. Sealed pa ako ng Holy Ghost. Naisip ko, sinong laban sa akin? Kung ang Diyos ng mga Diyos ay kasama ko, sinong mas makapangyarihan sa akin? So dumaan ako mga kapatid. Lumingon pa ako. Nagbukas si bintana, biglang nagsara. Punta na kami sa puntahan namin. Ngayon, matagal kami, bumalik na kami ng bahay. Sabi ng auntie ko, ne, sabi niya sa anak niyang dalawa, sino ang kasama niyo na dumaan doon kay ganitong pangalan? Bakit? Nagpunta rito, takot na takot, nanginginig. Bakit? Yung tao na kasama niyo, nung lumingon, natakot siya, nasilaw. Bakit? Dahil meron sa noon niya, nag-iilaw, lumalagablab na pangalan na hindi niya kayang tignan. Ang nagkatingin na kami, ikaw ba yun? May kasama pa ba kayong iba? Ako lang kasama niyo. Lumingon ka ma? Oo, lumingon ako. Ano yung nakita sa noo mo? That is the trademark of the name of the Lord. Hallelujah. That no one there can beat you. No one there can take that. Once you serve the Lord, once you receive the baptism of the Holy Ghost, you've been baptized in water, you repented on your sin, this is what will happen. You are now my property, signed and sealed by the presence of the Lord. Kaya nga po, mga kapatid, ang buhay natin bilang Kristiyano, huwag naman punta tayo sa church. Pastor, bigo na naman ako, may pagsubo. No! You are victorious! The time na nagsisi ka sa kasalanan mo, the time na nabautismohan ka, the time na tumanggap ka ng banal na Espiritu, you are victorious already! Huwag ka nang bumalik sa kabiguan because you are always victorious. Kaya pag pumunta ka rito sa church na ito, mga kapatid, huwag parang ang zombie na patay at walang kabuhay. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ikaw. Hindi ako magpupuri. Hindi ko naramdaman si Lord. What? Who are you? Alam mo mga kapatid, tip lang, kung hindi mo maramdaman ang presensya ng Panginoon, magparamdam ka. God, hindi kita maramdaman Panginoon, pero Lord, handa ka na ba? Bubulabugin ko ang buong kalangitan. Handa ka na ba, Lord? Magpupuri ako, Panginoon, kahit hindi maganda kanta, kahit sintunado, kahit hindi maganda preaching, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. The humble shall hear thereof and be glad. Rejoice, rejoice, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Huwag mo nang hintayin pa, mga kapatid. Huwag mo nang hintayin pa na i-touch ka ni Lord bago ka magpuri. Magpuri ka na upang mapansin ka ng Panginoon. Sapagkat, hallelujah, hallelujah, thank you, Jesus. Pag hindi ka nagpuri sa Panginoon,
ang Panginoon, siya pa rin may-ari ng trono at hindi nababawasan yon. Pag nagpuri ka sa Panginoon, madadagdagan ka. Kala niyo bang mawala ng Panginoon? Whether we are there or not, hindi po mawala ng Panginoon. Praise God, sapagkat napaka-importante po ng presensya ng ating Panginoon sa ating buhay. Iyan ang isang bagay na hindi po dapat mawala sa atin. Amen. I-close ko na nga ito, Pastor, kasi pag habang tinitignan ko, lalong ako mahaba eh. O, ayan, close na. Usap na lamang po tayo. Conclusion na po ako, mga kapatid. Ang pinaka-importante po sa buhay natin itong 2023, siguraduhin niyo po, mga kapatid, na may relasyon ka sa Panginoon. Siguraduhin niyo, hindi ako nagbibiro. Nakakalungkot po sa isang tao na ipikit ang kanyang mga mata na wala kang relasyon sa ating Panginoon. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Kung ngayon, araw na to, hindi ka pa nabautismuhan, hindi ka pa tumanggap ng banal na espiritu, hindi ka pa nabautismuhan sa tubig, kausapin mo na si Pastor. Pastor, gusto ko magpabautismo. Yung pastor na yun, tinakot ako. Hindi ko kaya tinakot, totoo yun. Totoo yun. May isa doon, paarte-arte. Paglabas yun ng church, nabaril. May nang hold up, nabaril. Magpapabaptize sana, paarte-arte pa. Nakakatakot. Subalit, kung tayo po ipikit natin ang ating mga mata, huwag naman kayo matulog muna. May relasyon ka sa ating Panginoon, nabautismuhan ka sa tubig sa pangalan ng Panginoon, nagsisi ka sa iyong kasalanan, sinelyohan ka ng banal na espiritu ng ating Panginoon. You know what the Bible said? In the absence of this body, we are present in Christ. Yan ang reason kung bakit sinabi ni Haring David, "Yay, do I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over." Ang pinakamaganda is, surely goodness and mercy. Magtago ka man, ang mercy ng Panginoon nandoon, ang goodness ng Panginoon nandoon, shall follow me all the days of my life. Iyan po ang privilege mo, kapatid ko, kapag naglingkod ka sa ating Panginoon at ibinigay mo ang buhay mo. Hinahanting ka ng pagpapala, hinahanting ka ng kaaway, hindi ka makita-kita. Okay, last na lang. Okay, last na to. Revelation. Alam niyo ba kung ano nangyayari sa church nito? Baka wala po tayong idea. Sometimes, nararamdaman niyo yung presence ng Panginoon, di ba? Pag nagpupuri, naramdaman mo presence. Minsan yung parang kang kinikilabutan na. Makakaibang kilabot. Yung bang, that's the presence of the Lord. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Listen to me. Ang sabi sometimes, the devil will also attend Bible study. Totoo yun. Umuupo sila. Hindi mo tignan yung katabi mo. Umuupo sometimes sila. Alam niyo kung kailan lumalayas ang devil? Kapag yung panahon na nagpupuri na tayo sa ating Panginoon. Because the devil cannot stand the presence of the Lord. Ganito yan. Ang ilaw na ito, mga kapatid, nakikita nyo dahil naka-turn on. Pag pinatay natin yan, ganun pa rin, kaya lang, in the absence of light, there is darkness. Okay? Malinaw yan, ha? Anong ibig kong sabihin? Ang hindi para sa liwanag ay nawawala pag naliwanagan. So, kung pumunta ka sa church na to, may bit-bit kang cancer, may bit-bit kang heart problem, may bit-bit kang high blood pressure, kung anong-anong karamdaman ang sakit mo, guess what? Hindi po para sa Panginoon yan. That is the reason why kapag pumunta ka sa church, magpuri ka sa Panginoon, magpasalamat ka sa Panginoon, rejoice in the Lord always. Here's what happened. Pastor, anong nangyayari?
Ang presence ng Panginoon ay parang scanner. Ang presence ng ating Panginoon ay parang scanner. Ang lahat na nandyan sa iyong katawan na hindi galing sa Panginoon, wawasakin yan. May karamdaman ka ngayon? Try Jesus. May karamdaman ka ngayon? Huwag kang pumunta sa likod na para bang... Sa halip, mga kapatid, tumakbo ka sa harapan. Pastor, ipag-pray mo ako. May karamdaman ako. Ipag-pray mo ako. I-lay hands ka. Ang sabi sa Biblia, patungan mo ng iyong kamay. Ipanalangin mo ng panalangin na may pananampalataya. Ikaw naman ay ipinag-pray. Siguraduhin mo na i-claim mo yung victory mo. Siguraduhin mo na bago ako, Panginoon, lumabas sa lugar na ito, bit-bit ko ang victory. Bit-bit ko ang tagumpay. Bit-bit ko ang kagalingan. Hindi ako papayag na lalabas ako nang hindi ko dala ang nawawalang hinahanap ko. In the name of Jesus, shall we all stand? Hallelujah.